tapos basta alam ko kaya ko to. It's all about the fun, di ba? Yes. Alam niyo yung pinagpe-prepare ng namin ngayon, yung fast money na lang. Kasi alam naman namin na kami na yung talaga yung mananalo. So yun. Pilipinas, it's time for Family Feud. Please welcome our two teams, the promising boys and girls from Sparkle GMA Artist Center, the Sparkle Teens. Please welcome Family Feud's main man, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Wow naman! Ang lupit sumayaw talaga nating Sparkle Feed. Welcome to Family Feud, ang pinakamasayang family game show sa buong mundo. Kita niyo naman, opening pa lang, pasabog na agad. Alam niyo, sila po ang fresh faces and super talented team stars na aabangan po natin dito sa GMA, the Sparkle Teens. Kaya simulan na natin with the girls, their team captain. Tinaguri ang K-pop girl ng Sparkle Teens, Naomi Park. Hi, Naomi. How are you? Okay naman po. Kita ka ba? Wow, I love the energy. Yes. Ganda ng dance number. Okay, K-pop. Okay, bakit? Idol ko po kasi Blackpink and sabi mo kaha din daw po akong Korean, kaya Naomi Park, K-pop! Yes. Ito, tingnan natin. So, Naomi, bago tayo mag-umpisa, sino-sino ba makakasama mo? So ito na nga. Liana May, ang tikay ng Sparkle Teens. Hindi ka luluha kapag kasama siya, pero siya ang luluha kapag kasama ko. Hi, Liana. Hi, po. And next, si Winona Collins, ang dazzling fashionista ng Sparkle Teens. Siya ang magpapatibok ng inyong puso. Yes. And last, si Ashley Sarmiento, ang charismatic actress ng Sparkle Teens, yep. Ang cutie patuti. Hello. Girls, alam ko sobrang busy nyo sa mga workshops, di ba? Yes, kasi po. Siyempre, kailangan talaga yan bago kayo sumabak, di ba, sa actingan. Pero I believe some of you are still in school. Yes, sino-sino po. Pa ba sa inyo? Lahat kayo? Ako po. Wow. Alam nyo, nakakamangha talaga yan. Hindi nyo pinababayaan yung studies. So good luck sa inyo, girls. Ito naman ang makakalaban ninyo. Ang mga guwapong teens ng Sparkle. Let's go! What's up, Marco? Ang kanilang team captain. Ito, dating child actor na gumanap recently bilang young Alden Richard sa Startup PH. Ayan, si Marco, ang ating team captain. Marco, how are you? Yes po, okay naman po kami. Sobrang saya po namin na nandito po kami sa Family Feud. And ako po kasi, nag-start po ako as a child star. So, yung Startup PH po, nag-young good boy po ako doon. And yun po yung parang pinaka-show ko pagbalik ko po dito sa GMA. Nice! What a good show, no? Anyway, Marco, sino-sino ba makakasama mo ngayon? At yan, syempre, si Antonio Vinson, ang heartthrobber ng Sparkle Teens. At meron ding adventurous performer ang Sparkle Teens. At yan, si Clifford. Clifford! Yeah. At syempre, last but not the least, ang Joker at Explorer ng Sparkle Teens, James. Yeah, James! Ako, Royal Blood, malapit na, James. Tangan nyo kami. Yun. Ito, good luck sa inyo, ha. May the best team win. Here we go. Simulan na natin ito. Oh, ito na. But before that, ito, bago tayo magsaya sa studio, mamimigay muna tayo ng papremyo sa ating loyal viewers dito sa Guest to Win promo, okay? Ito po, isa sa inyo ang may chance manalo ng 30,000 pesos. At bukod dyan, may apat pang mananalo ng 20,000 pesos each plus GMA Now dongle. Okay, so ito ang tanong. Pagbigay ng ingredient ng lumpiang Shanghai. Indali, di ba? A, pansit o B, giniling na karne? Ipadala po ang inyong sagot sa Guest to Win promo website. And for more details, just visit our official Facebook page, alright? Back to the game, boys and girls! Simple lang ang gagawin ninyo. Alam nyo na to, huhulaan nyo lang ang pinakapopular na sagot ng 100 Pinoy na ating si Dervey. And you can win as much as 200,000 pesos today, alright? Let's do it!
team captains, Naomi and Marco. Come on, let's play round one. Good luck! Nag-survey kami ng 100 Pinoy and the top 6 answers are on the board. Ipinatawag ng principal ang parents mo dahil may ginawa kang kasalanan o kalokohan. Ano kaya yon? Go! Marco. May pinagtripan na kaklase. May pinagtripan na kaklase. Survey. Whoop. Marco, madalas ka bang mapagtripan o ikaw ang nantitrip? Ay, ako po yung madalas mapagtripan. Ano ginagawa mo kapag may nantitrip sa'yo? Minsan, inaasar po ako kasi nasa TV daw ako. Pero para sa akin, okay nga po yun eh. You should be proud. Yes diba? Po. You should be proud. Of course, Naomi. Pinatawag ng principal ang parents mo dahil may ginawa kang kasalanan o kalokohan. Ano kaya yun? Dahil mababa po yung grades. Mababa yung grades? Survey says... Wala! Alright, Marco, pass or play? Play! Ah. Sparkle team boys, this is your chance, Antonio. Ano kaya, pag pinatawag yung magulang mo? Siyempre, ano kaya yung kaskalukuhan o kasalanan na gawa mo? Absent. Absent. Survey! Clifford, let's go! Ano kaya yung dahilan para ipatawag ng principal ang parents mo? May kasalanan ka ba o may kalokohan? Ano kaya yun? Cheating, kidding dong. Cheating! Survey! Yeah. James! Sumasagot sa teacher. Sumasagot ka pa, ha? Good answer! Sumasagot sa teacher! Survey! Wala! Ano pala, Marco, ano pa kaya? Pinatawag ng principal ang parents mo dahil may ginawa kang kasalanan o kalokohan. Ano kaya yun? Hindi nakikinig sa klase. Hindi nakikinig! Ganun lang kasimple! Diba? Survey says... Wala! Stand by, Sparkle Teen Girls! Antonio, back to you. Ano kaya ang dahilan para ipatawag ang magulang mo? Laging tulog or tamad. Tulog o tamad! Okay, survey. Wala! Okay. Girls, eto na ang pagkakataon, Ashley. Pinatawag ng principal ang parents mo dahil may ginawa kang kasalanan o kalokohan. Ano kaya yun? Nakipag-away. Nakipag-away. Okay? Winona. Akin, nag-vandalize, nagsusulat sa board. Vandalizing? Sa desk. Liana. Sa akin po, may dinala siya na hindi pwede. Ay, like, parang mga knife, mga ganun. Oh, cutter. Pinagbabawal. Naomi! Iba-iba mga sagot nila, Naomi. Ano kaya ang pipiliin mo? For the win, come on. Vandalism. Survey. Tignan po natin kung ano yung mga hindi nahulaan. Dalawa na lang to. Number 6 muna tayo. Nag-akaw. Number 1. Nakipag-away. Nasa dress din. Anyway, for the win agad ang girls dito sa round 1. Meron na po silang 43 points. Ang boys naman, wala pa. 0 pa rin. Pero sigurado akong makahahabol sila sa round when we return dito sa Family Feud. Yes, napatawag na yung parent ko sa school. Kasi yung school namin, strict sila sa EOP, English Only Policy. And then one time, nagkakantuhan kami ng classmate ko. Tapos yung pinag-uusapan namin, in Bisaya. Tapos, ayun, nahuli kami ng mga teachers. Tapos, tinawagan yung mga parents namin. Good girls kasi kami lahat. Isama din yung good. Good days na naman yun. Dapat palagi maging mabait. Gawin yung... Huwag niyong gagawin yung mga sinasabi din kanina. Huwag natin gagawin yan. That's a no-no. Yan ang youthful energy dito sa Family Feud. Kasi naman, siyempre, naglalaban po ngayon ang dalawang grupo ng Sparkle Teens. So far, leading po yung girls sa score na 43-0. Wala yan. Tonyo, paano ba natin gagawin ito? Naunahan niya atake ng girls ngayon. Lucky lang sila. Ahahaha. Nabawi kami. Ganon, ha? Swerte lang daw kayo. Galingan nyo next time, guys. Kawawa kayo. Ito na. Ituloy na natin ang laban, Antonyo and Liana. Are you ready? Oo. Come on, let's play round 2, Liana. Go, Tonyo. Go, boys. Top 6 answers are on the board. Sa camping, imagine, mapapasigaw ka pag may pumasok na blank sa iyong tent. Antonio. Bear. Bear. Grabe yun. Survey.
Sa camping, mapapasigaw kapag may pumasok na blank sa iyong tent, Liana. Ahas. Ahas! Services. Boom! Stop! Answer! Ito na naman. Pass or play, Liana? Play! Alright! Play time! Play time! Winona, sa camping, mapapasigaw ka pag may pumasok na blank sa iyong tent. Ipis. Ipis! Ipis. Meron yan, ipis. Kahit sa bahay ba't pumasok yung ipis sa bahay mo, opa, mapapasigaw ka rin? Opo. Mapapasigaw ako, lalo na pag flying ipis. Survey. Ashley, sa camping, mapapasigaw ka pag may pumasok na blank sa iyong tent. Stranger. Stranger. Sure. Good answer. Survey. Yep. Naomi, okay, we got four more. Mapapasigaw ka pag may pumasok na blank sa iyong tent. Insekto. Insekto. Survey. Last, boys, this is your chance. Adel na kayo. Liana, ano pa? Bubuyog po. Bubuyog. Survey. Wala. Okay. Oh, James, sa camping, mapapasigaw ka pag may pumasok na blank sa iyong tent. Pag merong reptile or butike na pumasok sa tent ko. Reptile. Clifford. Sa akin naman, langgam. Pag hindi nila nakuha sa Antonio. Magnanakaw. Magnanakaw. Alright, Marco. You gotta get this. Para manalo kayo sa round na ito, sa camping, mapapasigaw kapag may pumasok na blank sa tent. Hayop. Hayop. Okay, I'll give you a chance. I'll give you another chance. Be specific. Anong klaseng hayop? Anong klaseng hayop? Tigre. Tigre! Tigre sa Mount Makiling! Tignan natin. Survey. Okay, everybody, number four. Magnanakaw. Sina Jesse Antonio. Number six. Multo. Mga ganyan. Number five. Palaka. Number two. Daga! Walang duda! Nag-sparkle na naman ang galing ng girls. Meron na silang 104 points! Samantala ang ating boys, wala pa rin puntos. Eh di bale, may pag-asa pa naman po silang humabol dahil ang susunod nating round ay double points round na sa pagbabalik na Family Feud! May chance kang manalo ng 20,000 pesos at GMA Now dongle. Nag-survey kami ng 100 tao. Magbigay ng bahagi ng katawan na magaspang ang balat. A. Bato. B. Tuhod. Ipadala ang inyong sagot sa Guess to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. Manalo na kami. We claim it. Makita nga kung ano yung reaksyon niyo pag nakita kayo ng bear tsaka tigre na umasok sa... Ay, bear! Ay, tiger! Ay, tiger! Ang Sparkle Teens, pero bukod sa Sparkle Teens, marami pa pong mga big stars ang mapapanood nyo dito po sa ating last 3 weeks ng Family Feud. Kaya huwag na huwag nyo pong palampasin yan. Pero syempre, wala kayo dapat ikalungkot dahil babalik naman po ang Family Feud. At pangako namin sa inyo yan. Pero sa ngayon, balik po muna tayo sa game. Boys versus girls ang labanan. At so far, leading po ang girls. 104-0! At ang mananalo po ngayong gabi kasi ay mananalo din ng additional 20,000 pesos na i-donate nila sa kanilang chosen charity. Kaya very, very meaningful ang lahat po ng nananalo dito sa Family Feud. And now it's time, Winona and Clifford, handa na kayo. Let's play round 3! Si Clifford po ay isang Cebuano. Right, yes. Clifford? Yes. Clifford, baka naman gusto mong i-greet yung mga kababayan natin sa Cebu. Ayan, maing adlaw sa inyong tanan. Nanakuha rin sa Family Feud ang Sparkle Teens. And nagduha kami karon, kuwik na ko si Kuya Ding Dong. And ayan, tanaw mo sa Family Feud. Yeah! Wow! Hello rin po sa inyo. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood sa amin. Siyempre. Alright, here we go. Double points round pa kasi ito. Time's going for you, Clifford. Dan ang bawat tamang sagot. Anong meron ang mga pusa? Nawala ang mga tao. Go! Tail. Buntot. Survey. Boom!
Nice one. Pass or play, Clifford? Play, Kuya Ding Dong. Alright. Let's go. Round 3. Ano meron ng mga pusa na wala mga tao, James? Whiskers. Whiskers. Services. Wala. Marco. Anong meron ng mga pusa na wala mga tao? Ano kaya yun? Apat na pa. Apat na pa. Survey. Yep. Antonio, ano meron mga pusa na wala mga tao? Fur. Fur. Good answer. Yeah. Good answer. Services. Yep. Dalawa na lang. Clifford, ano meron ang pusa na wala ng tao? Boss. Boss. Yes, boss. Oh. Survey says, wala. Stand by to steal. James, oh ha? Anong meron ang mga pusa na wala ang tao? Kuko. Ay, claws. Sharp claws. Matulis na kuko. Survey says, wala. Okay. Anong meron ang mga pusa na wala ang tao, Ashley? Pangil. Pangil. Pangkagat po. Meron ako. Ay! Ay! Wala na. Hindi natin meron pwedeng bawihin. Meron po yan. Good answer. Wait, Nona. Ano meron ng pusa na wala mga tao? Iba't ibang kulay ng skin nila. Iba't ibang kulay ng skin? Ooh! Ah! Ooh la la! Liana. Yung sa mata po, ang tawag doon? Yung design po ng mata. Design ng mata? I mean, yung... Basta yung mata po. Ano meron sa mata? Yung face! Sige, pagbibigyan kita. Ano meron sa mata ng mga pusa? Pag ganun po. Ah, okay. Yung ganun. Basta yung ganun. Sa chat niya ako pag meron kayo ng ibang ganun. For the final answer, anong meron ang mga pusa na wala ang tao? Ano kayo sagot dito? Pag nakuha nyo na naman to, wala. Super leading na kayo. Pero kung hindi, mapupunta sa kanila. Ano kaya ang sagot mo, Naomi? Pangil. Pangil. Okay, pangil. Dun tayo sa pangil. Alright? Ang sabi po nila, pangil. Pero ang sabi ng survey, nasa board ba yan? Meron! Ang sagot, binigyan natin ng chance na mag-steal ang girls sa tanong na anong meron ng mga pusa na wala ang tao. At ang sagot nila ay... Pangil. Pero pag tama sila, mapupunta po sa kanila ang puntos ng boys. Kaya alamin na natin, nasa board ba ang pangil? Survey says... May isa pa. Kaya pa. May isang round pa. Tignan lang natin itong isang ito. Number 2, please. 9 lives. So anyway, bago tayo pumunta sa last round, update po tayo na score. Leading po ang Sparkle Teens Girls with 250 points. Habang ang boys naman, wala pa rin puntos. Pero eto na. Wala na patumpik-tumpik. Diretso na kagad tayo sa ating final round. Triple points round. Nako, anything is still possible. Kaya Ashley and James, are you ready? Yes. Yes. Come on, let's play the final round. Triple o times 3 ang value ng bawat tamang sagot. Top 4 answers are on the board. Magbigay ng salitang pang-describe sa bulaklak. Ashley. Mabango. Good answer. Sure. Mabango. Top answer, Ashley. Faster play, Ashley. Play. Okay, final round. We'll see Naomi. Magbigay ng salitang pang-describe sa bulaklak. Maganda. Survey. Yup. Liana, ano favorite bulaklak? Rose po. Ha? Rose. Yes po. Parati ba may nagbibigay sa'yo ng rose? Wala naman po. Okay. Magbigay ng salitang pang-describe sa bulaklak. Makulay. Nandiyan ba ang makulay? Nandun! Isa na lang, Wynonna. One more to go for the win. Seal the deal. Magbigay ng salitang pang-describe sa bulaklak. Lion! Wala! Ashley, magbigay ng salitang pang-describe sa bulaklak. Aw, sweet! Sweet! Kinakain mo ba yung bulaklak?
Sweet! Survey says, wala! Oh, eto ha, eto na talaga yung chance nyo. Isip-isip ng mabuti. 288 points, pwede-pwede kayo humabol. Oh, no coaching. Naomi, this is your chance. Otherwise, mapupunta sa kanilang pagkakataon na makapag-steal Naomi magbigay ng salitang pang-describe sa Bulaklak. Madami. Ha? Madaming... Madami. Madami. Yes, good answer. Madami. Good answer. Madami. Bulaklak. Depende kung nagbigay sa'yo. Madami. Pero tignan natin, marami rin kaya sagot sa board. Survey says... Wala! Let's go. James! Kailan ka ba huli nagbigay ng bulaklak sa kahit kanino? Never. Never? Never. Bakit? Di, single pa ako eh. Ah, oo nga naman. Wala, okay, wala. James. Wala, wala. Bigay ka nga ng salitang pang-describe sa bulaklak. Malaki. Malaking bulaklak. Clifford. Sa akin naman, kung may malaki, may maliit. Maliit na bulaklak. Wala. Antonio. Wala, maganda? Ha? Maganda? Wala. Marco. Wala. Alam mo naman kung gaano kahalaga ang sagot mo. Sabi ni James, malaki, maliit, maganda. Ano pa kaya ang wala dyan? Kung makuha mo to, Marco, mananalo kayo. Kasi 288 eh. Pero kung hindi mo nakuha to, kung mali kayo, automatic sa kanila na Marco, magbigay ng salitang pang-describe sa bulaklak. Madami. Marami. Services. Wala! Woo! Sparkle Teen Girls, 538 points. Sparkle Boys, zero. Thank you for playing. I hope you guys enjoyed. Antonio, Clifford, and James, mag-uwi pa rin kayo ng 50,000 pesos per family. Yes. Thank you very much. Thank you. Bago yan, tignan natin yung hindi nahulaan, everybody. Number four, please. Matinik! Matinik! Wow. Anyway, congratulations sa inyo. Spark and Teen Girls, you have won 100,000 pesos already. And in order for you to double that up, gagalingan nyo sa fast money round. So Naomi, sino maglalaro sa inyo? Liana and Ashley po. Liana and Ashley, madagdagan kaya ng 100,000 ang kanilang winnings. Tignan po natin. Sama ko po ngayon si Liana ng Sparkle Teens. Kanina, tinalo po ng girls and boys ng 500 plus zero. Pero niya, susubukan po nila mag-uwi ng total cash prize na 200,000 pesos! Si Ashley nasa likod, kaya hindi niya tayo naririnig, Liana. Okay? Opo. So, this is Fast Money. Are you ready for it? Ready po! I'm sure you are. Give me 20 seconds on the clock, please. Good luck. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano kabilis masira ng bata ang bagong laruan? 6. Pag mahaba ang biyahe papuntang probinsya, magbabaon ka ng blank. Pagkain. Pinaaarawan ito para matuyo. Damit. Pinakamatigas na body part ng tao. Buto. Pag sinabing tanghali na nagising, anong oras yun? 12. Alright. Yeah, let's go, Liana. Nice one, Liana. Very cool. Liana, tignan natin kung ilang points na nakuha mo. Scale of 1 to 10, gaano kabilis masira ng bata ang bagong laruan? Sabi mo 6. Ang sabi ng survey ay... Okay, 4 points. Kitan. Pag mahaba ang biyahe papuntang probinsya, magbabaon ka ng pagkain, sabi mo. Survey says... Back answer! Pinaaarawan ito para matuyo, ang sabi mo. Damit. Ang sabi ng ating survey dyan ay... Wow! Oh yeah! Pinakamatigas sa body part ng tao, sabi mo, buto. Survey says... Okay, meron. Pag sinabing tanghali na nagising, anong oras kaya yun? Sabi mo, alas 12 ng tanghali. Literal na tanghali. Ang sabi ng survey natin ay... 107. Thank you. 93 to go. Very, very good, Liana. At this point, let's welcome back Ashley. Ashley, anong pakiramdam mo ngayon na naglalaro ka sa Fast Money? Excited na po ako. Hindi po ako kinakabahan kasi masasagot ko naman po yan. Ayaw mo?
Masasagot ko naman. Ikaw lang nagsabi na hindi ka kinakabahan. Sobrang bilib ako sa'yo. Talaga po ba? And I like it. I like Thank it. Thank you po. Good luck, Ash. Thank you po. You can do it, alright? Yes. Eto na. Nakakuha ng 107 points. Ang kakampi mo, si Liana. It means 93 na lang. 93 to go. Sisiu sa'yo to. At this point, makikita po ng viewers ang sagot ni Liana. Give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano kabilis masira ng bata ang bagong laruan? Go! 10. Pag mahaba ang biyahe papuntang probinsya, nagbabaon ka ng blank. Mga snacks. Juice. Pinaaarawan ito para matuyo. Damit. Plants. Pinakamatigas na body part ng tao. Ulo. Pag sinabing tanghali na nagising, anong oras kaya yon? 5 p.m. 5 p.m. Grabe matulog. Ito na, 93. Ashley, ito unahin natin. Pag sinabing tanghali na gising, anong oras kaya yon? Sabi mo, 5 p.m. Wow! Sagot ng survey natin dyan ay 10 a.m. Pag sinabing tanghali na nagising, 10 a.m. Pinakamatigas na body part ng tao ang sabi mo, ulo. Tapat, sir! Hindi ibig sabihin matigas ang ulo. Matigas lang talaga literal. Survey says, top answer! That's the top answer. Pinaaarawan ito para matuyo ang sabi mo. Plants. Pero tingnan natin kung sangayon ang survey natin dyan. Ano kaya masasabi mo dyan? Wala. Ang top answer ay damit, obviously. Pag mahabang biyahe papuntang probinsya, nagbabaon ka ng juice. Ang sabi ng survey natin sa juice ay wala! Oh, no! Ang top answer natin dito, tubig. Tubig. Malapit ka na. Sayang. Sana kung sinabi mong inumin. Eto na. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kabilis masira ng bata ang bago laruan, sabi mo? 10. We have 49 to go. Top answer! Tignan natin kung aabot. Top answer! Eto, eto. May i-reveal ako sa'yo. 49 to go, but guess what? Alam mo yung sagot mong 10? Yun yung top answer. Oh my God! But, we have to see kung aabot ba. Pero sure ka na top answer yan? Sure ba tayo na makukuha natin ang 200,000 pesos? Pussy Survey says... Wala! Sayang. That's a top answer, Ashley. Anyway, congratulations, Sparkle Teen Girls. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. At syempre, tatanggap pa rin ng 20,000 ang chosen charity ninyo. Ano ba ang napili ninyo? Kapuso Foundation. Kapuso Foundation. Of course, 20,000 pesos from our winning team, guys. Next time. Next time. Babawi kayo. Hindi pwede, hindi. Anyway, maraming salamat. Ako po si Ding Dong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!